lamang sa ABS-CBN eh. Malaki na naman sa pandemya pero marami ang nawalan ng hanap buhay. Marami ang nawalan ng trabaho. Kaya nga ho, ABS-CBN pa lang yun, no? Paano pa yung mga iba mga kumpanya na nagsara because of the pandemic? So ang dami hong mga na-layoff, marami mga natanggal sa trabaho and all. Pero may kasabihan po tayo na when a door closes, another one will open. Yan ang motivation ng isang flight attendant mula po sa Quezon City. At ngayon po ay isa ng ganap na pastry chef. Aba, ayon po sa 27 years old na si Ernest Gabriel Ong na nagtrabaho dati bilang cabin crew sa isang airline company. Nalaman niya ang balitang isa siya sa mga mali-layoff ng company dahil sa financial instability dulot nga ng epekto ng pandemic. Kailangan ng magpaalam ni Gab sa kanyang career at ituloy na lang ang kanyang pagiging pastry chef na una pala niyang nakahiligan nung siya ay nag-aaral pa sa college. At dito sa kanyang bagong negosyong tinawag niyang Gab Sweets, iba't ibang katakam-takam na homemade flavor cakes ang kanyang ginawa. Katulad na lamang ng double chocolate chip ng matcha at red velvet with rock salt, no? Nakakagutom naman to, no? Camille, meron ba tayong kape dyan? Order nga tayo ng kape para isabay natin sa cookies nitong si Gab. O kausapin na natin si Gab Ong, ang dating flight attendant na isa ng pastry chef. Gab, good morning sa iyo. Good morning po, Sir Julius, at sa mga manonood po ng DZMM po. Magandang umaga. Radio. Mm-hmm. Gab, gano'ng katagal kang nagtrabaho bilang flight cabin crew? Almost 5 years din po akong flying. And I've been with the company for 6 years kasi I started my journey as a ground crew with them po. Paano mo i-describe yung pakiramdam nung nalaman mo isa ka dun sa mga malalayoff? Nung na-receive ko po yung message about it, una pong pumasok sa isipan ko na i-continue yung passion ko about baking since nga ito yung passion ko nung university days pa lang prior dreaming to be a flight attendant before. Gusto ko po talaga maging pastry chef. And then naisip ko na i-continue na ito dahil every month and usually holiday seasons, ginigift ko po talaga itong mga aking mga baked goods sa aking mga friends and families po. Kaya at that time, pumasok sa isip ko na i-continue na itong passion ko and to do it for a business. Ah, so noon pa lang, bata ka pa lang, mahilig ka na talaga. Opo. Sino nagturo sa'yo? Nung high school po ako, nung sa aming PLE, we have culinary arts. Influence po sa akin ng teacher ko po nung high school. Doon po ako natuto mag-bake. So why did you end up pursuing a career sa airline industry instead of noon pa lang, nung pagka-graduate mo pa lang, nag-focus ka na sa pag-bake? Magandang tanong po. kasi po, we are like millennial. Mm-hmm. I used to browse Instagram po. And kaka-Instagram, nakita ko po yung isang flight crew from our company na nag-post siya about the photo and then appreciate na aming manang kanilang mga pasahero yung nangyari sa flight. So, estudyante pa lang po ako noon pag-graduate sa college and na parang na-feel ko na I wanted to appreciated ng aking magiging customers or magiging mga pasahero soon. So, I don't have any background with airline or any idea about it. Pero, at that time, pinush ko kong maging airline crew after. Tapos sabi ko, I'll do baking na lang when I have my days off and I have my free time at the same time. Oh, siguro yung ano rin, typical na naglalaro sa isip ng mga fresh graduate is yung makapag-travel around the world, di ba? Yan yun meet a lot of people, baka doon ka makakilala ng pwede magbigay sa'yo ng mas malaking break, di ba? Balang araw, yun. Totoo po yun, totoo po. Pero ang puso mo talagang sinasabi pag-bake. So, kamusta naman ang negosyo mo ngayon? Meron ba mga, marami na ba mga nag-o-order ng iyong mga cookies? Opo, nung 2021 po, I started na
to post it with our, you know, the group ng marketplace dito sa po ako nakatira. And my customers, first yung aming mga kapitbahay, they were very supportive and kinakabahan pa po ako nun kasi baka di nila magustuhan, pero from time to time, nag-order sila pa ng maraming beses. So I decided na i-sell out na yung cookies ko outside from our marketplace. And maganda naman po yung aking naging takbo po ng Grab Sweets po. Nagiging ano na rin po siya, additional income at the same time at this pandemic situation po. Pero nababawi mo ba yung mga ano nawala mong kinikita sa iyong sweldo dito sa iyong business? Opo naman po, Mr. Babaw. Nakukuha naman po yung ating like pangailangan sa pang-araw-araw. Natatawid naman po ng Gab Sweets po yun, sir. That's good, that's good. Ano bang plano mo balang araw? Do you plan to put up your own brand ng cookies? Plano mo ba mag-expand? Opo, sir. Siguro yung pinaka goal na pangmalakihan po ay yung magkaroon po ng sariling stall or coffee shop na mag-serve po ng aming pastries. And pas malaki pa po yung makater na mga customers in time po. Oo, ako rin mahilig ako sa cookies. Eh. Naalala ko sa New York, meron akong favorite cookies doon. Yung yung Tate's Cookies sa Long Island. Meron silang maliit na parang maliit na store. Doon sila nagsimula. Doon sila naggawa ng mga cookies, ng mga cakes, hanggang sa nag-expand. Sa mga groceries, makikita mo na yung kanilang mga products. Sana ganun na mangyari sa'yo. Ay, sana po, Mr. Babaw. Kasi pag ako rin po ay nalilipad po nun sa New York, nakikita ko yung mga stalls nila na may mga pastries. Nagsisimula sila sa cookies and then yung pila, napakahaba. People from different countries talaga na nagpa-patronize ng mga product. So sabi ko, sana makagkaroon din ako ng ganito. May uwi ko sa Pilipinas yung klase ng ganitong business. Kaya nung ngayon magkaroon po ng time na ma-practice po at saka ma-launch ko po yung Gab Sweets, yun po yung sana mangyari din po in time na gaya na meron po sa New York po. Oo, eto nga, pinadala mo kami rito eh. Mga cookies in boxes, Gab Sweets. Ano bang flavor dito yung pinaka bestseller nyo? Yung double chocolate chip cookie po yung pinaka bestseller po. Parang pinaka original, signature po na aking recipe po personally dahil ginagawa ko po itong recipe for almost 2 years. Paulit-ulit po ako na i-try i-bake kasi when I try to give it to the people around me, sabi nila, dagdagan mo, bawasan mo yung ganito until such time na create ko po yung double chocolate chip cookie ng Gab Sweets po. Double chocolate cookie. So ito, yes, in-unbox ko na rito. Tikman natin kung masarap. Ito live guys, ha? Tikman natin kung masarap. Malambot. Chewy. Ang sarap nito, ha? Thank you po. Hindi masyadong super tamis. Tama-tama lang. Harap. Sabayan pa natin ng kape. Amazing. Mga thank ba, you po. Kayo, no? Okay to Gab, ha? Thank Panalo, you po, ha? Sir Babaw. Panalo, sarap. Thank you po. Alright, sige, so promote natin doon sa mga gusto mag-order ng masarap na cookies ni Gab. Paano kayo kukontakin? Pwede niyo po kaming i-like sa aming social media page po sa Instagram and Facebook at The Gab Sweets po. And my number po, 0917-1125207 po if you want some future reservations or orders po. Eh, masarap nga, hindi ako mag-salita. Thank you, Sir Baba. Ang hirap. Anyway, Gaba, anong advice ang maibibigay mo sa marami mga kababayan natin na nawalan ng trabaho ngayong pandemya? Ma-advise ko po sa mga katulad ko pong nawalan ng trabaho this pandemic time, wag pong mawawalan ng pag-asa and mayroon po, gamitin po natin yung ating skills kasi po tayo pong mga Pilipino, kilala naman po tayo pagka maliit po ang kumot, natututo po tayong mamaluktot at pagkasyahin kung ano lang po yung meron po sa atin. At kakayanin po din yan, matatapos din po itong pandemic and we will back soon.
Alright. Thank you so much, Gapong. Thank you and good luck. Good luck sa iyo at sa iyong business. Opo. Enjoy po. Ige, thank you. Thank you mga so kamilya, much. Oras natin ay 11:19.